Submersible pump. 18 HP. 220 volt. Max flow. Liter per minute, max head 6 liters. Okay guys, testing natin. Malakas. Madami sila guys sa balita pan, kaya kailangan magpalit ng filter. Kinakapos na sila sa oxygen. Guys, tuloy natin pagka ano, may kabit ko na. No. Siguro bukas. Titignan na natin. Dito lang yung mga kabit na. Okay guys, na ikabit na natin yung ating submersible pump. Ayan po siya guys. Yan po yung dati kong ginagamit. Tatlo na po yan. Nagkukuha ko na yung mga pang-apang aquarium ko. Yan po, isa. Kukuha ko. Sobrang kinakapos po talaga siya sa hangin. Madalas every morning ang mga tilapia ko nasa ibabaw kalutang, parang stress na stress. So ngayon nakita nyo naman guys, laman-laman nakalutang sa kanina kasi kagabi ko pa ito ikinabit eh. Yan siya guys. Malakas na. Hindi mo na kailangan ng mga ibang ano. Inaalala ko naman dito guys. Baka mamaya ma-stress naman ang isda. Dahil hindi na sila makakapag laro sa ibabaw. Okay guys, sa lahat ng nagtatanong kung maganda ba yung performance na itong ano, submersible, maganda po. Kita nyo naman po. Tatanong nyo rin po kung saan ko siya ano,
Navail. Sa Lazada po yan. Okay guys, salamat. Okay mga kaisda, nakabit ko na po yung submersible pump na binili ko sa Lazada. Yan po siya. Bumili po ako ng medyo malakas-lakas kasi hindi po kaya nung una kong ginagamit. Parang laging matamlay ang mga isda ko. Mga tilapia ko, lagi nasa ibabaw. Ngayon po, yan na. Hindi na sila umibabaw ng... Umibabaw na lang sila pag pinapakain. Sunod naman po, magdadagdag ako ng extrang filter para kahit pa paano mas malinaw po yung kalabasan ng tubig. Yan siya guys.